Ay, nakauwi na po ako. Kanina nag ano ako, lakad-lakad lang ako sa labas. So yun nga, bakit walang lockdown ngayon dito sa Japan? Kaya walang lockdown. Sa akin lang sa opinion kasi hindi siya ganun ka nag super spread. Matagal na talaga dito yung may mga ganyan. Ano yung virus nung January, February pa lang. Meron na yan. Pero, kumunti kasi. Tapos nag-announce sila nung 2 weeks ago yata yun. O last week po, 2 weeks ago. Sabi na, kumunti na nga lang doon yung may sakit. Kaya, yung mga tao, naging kampante. Iisip kasi nila na, okay na lumabas, pwede na lumabas. So, kampante sila. Kaya, sabi nga tuloy yung pasok sa school, tapos nung ngayon, biglang pumunta sila sa mga hanami, yung mga cherry blossom, sakura. Kaya lalong nagkaroon ng ano, sakit, hawa-hawa dun. Kahapon lang, 168 yata yung nadagdag eh. Tapos, araw-araw yung nadagdag. Sa iba-ibang lugar, ang hirap talaga. Kaya po please, mag-ingat na lang tayo. Huwag na tayo gano'ng lumabas. Ako lumalabas ako ah. Pero lagi ako nakamask. Tapos mag-uwi ako. Nagugas ako ng kamay. Talagang magugas ka. Nagmumug ako. Hilamos. Tapos bag matulog, nag-ano ko. Nagliligo ako. Sanay naman kami dito na naliligo bago matulog talaga. Tapos nagkapalit ako ng damit. Bawat labas ko, papalit ako ng bagong damit. Ganyan para safety. Tapos hindi ako pumupunta sa mall. Kasi open pa rin pa ang mall dito. Tsaka sa labas yung sa train station, open, lahat open pa. So, asa sa'yo yun kung gusto mo magkasakit o hindi. So, kung ayaw mo magkasakit, huwag kang, ano, huwag kang lumabas. Hanggat maaari, lalabas ako pagjajagin sa umaga kasi wala namang ganang tao. Tapos kapag sa po naman, hindi ako lumalabas. Yun lang umaga kasi seryo yung baby ko. Papasok ko lang saglit, tapos uwi na rin ako agad. Umuwi din kami, wala mga 30 minutes to 1 hour na kami sa playground, uwi na kami. Tapos ugas kami, ganyan din talaga. Tapos kailangan mo kumain ng ano, balanced food. Yun. Sa tingin ko kaya hindi nagla-lockdown dito kasi hindi kaya ng government na ano, walang trabaho lahat ba? I mean, mahirapan sila magbigay ng malaking support, ng mahal kaya ng sahod ng bawat tao dito. Tapos mahal bilihin. So kung lahat yun eh, ibibigay natin lahat yung pagod sa ano, yung lahat ba ipapasa natin sa government. Magko-collapse talaga yung bansa. Kailangan talaga magtulungan tayo. Tingin ko kaya ganun. Tsaka may ano daw yun, iba yung law nila dito, hindi tulad sa atin na sa Pinas president kasi dito, prime minister. So dun pa lang, ang president pag sinabi niya na lockdown, lockdown, dito kasi kapag sinabi ng prime minister na lockdown, ano sasabi ng iba? Na anti-government na. Anti-humanism yan, human rights. Kaya mahirap daw na i-lockdown agad kasi maraming process na i-ano, kailangan nilang ma-okay muna ng mga tao, ng mga parties ba yan. Basta, meron silang group, diba? Kasi prime minister. Ngayon siya tulad sa president na mas mataas yung president kasi na isang salita ay gagawin ng lahat. Yung prime minister, bago niya sabihin, kailangan muna mag-okay lahat ng nasa paligid. Kaya ganun po. Yun ang pagkakaintindi ko ah. Ewan ko lang sa iba. Kaya, yun, walang lockdown. Good luck na lang. Parami ng parami pang may sakit lana sa Tokyo. Wala dito sa bahagang Tokyo, 1 hour lang. Kaya pwede, para bang Valenzuela to, Manila, ganyan. Pero, hindi kami pumupunta madalas sa Tokyo. Nung last week, nagpunta kami doon. Tumingin lang ng bahay, pero umuwi din kami kaagad. Baka akalain niya na masyal kami ha. Tumingin lang po kami. Tapos kumain lang kami sa may cherry blossom. Pero umalis din kami agad. Dahil nga, kahit gusto namin pumunta sa may Ueno o sa Shibuya, stays muna. Kasi nagpunta ka nga, may sakit ka, tegi ka. Wala din. Meron pa namang next year. Yun ang isip namin. Kaya po, lahat tayo, ingat po. At yung mga kanina may accident po sa crash, condolence po sa mga nawala. So, sad po talaga yung nangyaring. Napanood ko yung kagabi, may aksidente pala. Hindi ko alam kung ba't ganun, ano nangyayari sa mundo natin ngayon. May ganyan na nasa mga sakuna ngayon. Pero sana, after this, andun pa rin yung humanism ng bawat isa. At, ano, magpasalamat pa rin tayo kung buhay pa tayo o hindi. Walang magagawa talaga. Ang Panginoon ang nasa makakapag-decide. Pero,
sana pa rin may ano, may vaccine na magawa. Ngayon wala pa kasi kahit gamot. Sana magkaroon na para matapos na yung mga ano, gulo ngayon. Ilang buwan na yan, 3 months na nagkakagulo doon sa Japan. Hanggang ngayon wala pa. April, pagpasang April, nako, 4 months na. Anong gagawin? Ako nga wala akong kabenta-benta sa online ko eh. Wala akong magawa. Ganun talaga. So, siguro mag-isip ako ng ibang business. Ibang bebenta ko or ano. Mas ayoko naman pumasok sa mga factory kasi mas gusto ko yung sarili ko yung oras. Dahil na may baby ako, mas maganda yung hawak mo yung oras mo, tayo mo sa baby mo. At the same time, kumikita ka, mas gusto ko yung ganun. Kaysa mag-work ako ng may oras, kulang yung oras ko sa anak ko nun. Sige po, ingat po lahat tayo and thank you for watching today. Kung nagustuhan niyo po yung vlog ko, paki-likes po and please subscribe. Mag-upload po ako ng ibang video. Please support my channel. Thank you. Thank you.